Sa panahong ito, mga kaibigan, na laging nagsusubaybay sa ating programang Nasabi Ko Na. Kami po ang team ng programang ito ay bumabati po sa inyo para po sa ating pangsiyam na pag-aaral sa salita ng Diyos. Atin pong ulitin ang ating susing talata sa palagian nating pag-aaral sa loob lamang ng 12 na mga panahon. Ang tipan ko'y hindi ko sisirain, ni akin mang babaguhin ang mga bagay na lumabas sa aking mga labi. Mga awit 89:34. Mahalaga na ating bigyang pansin, mga kaibigan kong taga-subaybay, ang talatang ito dahil ay upang hindi natin malimutan na ang Diyos mismo ay hindi marunong magsira sa kaniyang tipan. Hindi na niya babaguhin ang lumabas na sa kaniyang mga labi. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, ang paksa na aming pag-aralan ay isa sa mga importanteng paksa sa amin pong buhay Kristiyano na nagmamahal sa inyo, sumusunod sa inyo. Kayo po ay magpadala ng inyong banal na espiritu sa bawat isa sa amin, nanunood, nakikinig, at lahat ng nagsusubaybay sa programa na inyo pong ipinapagawa sa amin, Nasabi Ko Na. Salamat po o Diyos, itong aming dalangin tanggapin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nasabi ko na na ang langit ang siyang ating tahanan. Ang langit na tahanan ang ating pamagat sa atin pong pag-aaral ngayon. Ang sabi po sa Juan, Kapitulo 14, 1-3, ito pong mga talatang ito ay halos ang lahat ng mga naniniwala kay Kristo ay alam po itong mga talatang ito. Huwag maggulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Versikulo 2, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. 3, at kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Juan 14:1-3. Mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan ko, ito ang pangako ni Jesus, pangako ng Diyos na siya'y babalik. Siya po ay naghanda ng tahanan doon sa langit na bayan. At saan ba po naroroon ang langit na bayan? Sa 2 Corinto 12:2, ito pong sinasabi, nakikilala ko ang isang lalaki
kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan, aywan ko, o maging sa labas ng katawan, aywan ko, Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa 3rd heaven. Atin pong makita, mga kaibigan, na ang langit na tinutukoy ko ngayon sa ating pag-aaral ay yung 3rd heaven. Kung mayroon pong 3rd heaven, mayroon pong una at mayroon pong pangalawa. Pero hindi na po natin babasahin ang mga talata sa unang langit at sa pangalawang langit kasi po ay mawalaan po tayo ng panahon. Ang unang langit, mga kaibigan, sa banal na kasulatan ay yung atmospheric heaven. Ang pangalawang langit, mga kaibigan ko, yan po ang naroroon ang mga bituin at ang mga planeta. At ang 3rd heaven, mga kaibigan ko, saan pa ito naroroon? Ang sabi po ng banal na kasulatan, patuloy 2 Corinto 12:3-4, at nakikilala ko ang taong iyan maging sa katawan o sa labas ng katawan, aywan ko, Diyos ang nakakaalam. 4, na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di mailarawan na hindi nararapat salitain ng tao. Ang 3rd heaven pala, mga kaibigan ko, mga magulang at lahat na nagsusubaybay, ay paraiso ang tawag noon. At itong paraisong ito, ang 3rd heaven na ito, ang salita ay hindi po mailarawan ang sabi po ni Pablo. At hindi ito nararapat salitain ng tao. Yan po ang langit na tahanan na kung saan inihanda ng Panginoon para sa atin. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Sa Philippians 3:20, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesu Kristo. Sa pagbalik ni Hesu Kristo, tayo po'y dalhin doon sa lugar na kung saan kanyang inihanda ang 3rd heaven at ang paraiso na doon tayo, mga kaibigan ko, sama-sama magkaroon po tayo doon ng reunion, kung sasabihin natin. Pero at nang sinabi ko kanina, yun po ang magiging tahanan natin dahil po ay doon na tayo manirahan sa loob ng 1,000 taon. Mga kaibigan ko, ano pa ang langit na sinasabi? Sa pahayag, Revelation 21:4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanyang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o nang hirap pa man, ang mga bagay ng una ay napaparam na. Sa lugar na iyon, 3rd heaven, mga kaibigan ko, na kung saan naroon ang ating tahanan, wala ng kamatayan, wala ng pananambitan, wala ng dalamhati, wala ng COVID-19 doon, kaibigan ko. At yun ang lagi kong inaasam-asam ng akin pong
buhay ng aking kaluluwa na babalik na ang Panginoon upang ako'y pupunta na doon sa langit na bayan, ang paraiso, ang ikatong langit. Kasama ko'y si Kristo na hindi na ako maghirap pa, wala, hindi na ako magdadalamhati, wala nang pananambitan doon, wala nang hirap na atin pong maranasan doon. Yan po ang lugar na kung saan atin pong pupuntahan. Kaibigan ko, sa panahong ito, mayroon akong katanungan. Sino po ang pupunta doon? Hindi naman mapupwede na ang lahat ng tao sa mundo, pati ang mga taong suwail, pati ang mga taong hindi tumutupad sa kanya, hindi sumusunod sa kanya, ay kanya pong dalhin doon sa langit. Ang mga magnanakaw, ang mga namamamatay tao, ang mga nangangalunya, at ang nagsimba ng mga Diyos-Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan ay hindi po makapunta doon sa langit na bayan. Kung atin pong ibigyan sa ating isipan na ang lahat ay pupunta sa langit na bayan, ay hindi na po maging totoo at hindi na matutupad ang banal na kasulatan na mayroon pong hindi makapunta doon. Sino lamang ang makapunta? Ang makapunta doon ang nananampalataya kay Jesus. Atin payang matunghayan sa susunod nating pag-aaral. At sa Isaiah 66:23, ang sabi, at mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang sabat hanggang sa panibago, paruroon ang lahat na tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Ang lahat ng tao, kaibigan, na maliligtas, ang lahat ng tao na kaniyang babalikan at isama patungo doon sa kaniya pong inihanda na tahanan, ay yung mga tao na nagbigay ng kaisipan at nasa kanilang isip at puso na ang araw na pagsamba doon ay araw ng Sabat pa rin. Dahil yan po ang tanda na sinabi ng Diyos, kaibigan ko, na atin pong pinag-aralan na sa nakaraang mga pag-aaral. Tanda ng Diyos sa iyo, tanda natin at sa Diyos. Yang tanda na yan ay importante na tanda dahil nalalaman natin na siya ay ating Diyos at nalalaman niya na tayo ay kanyang mga masunurin na mga anak. Apokalipsis 22:1-4. At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Mayroon pong ilog ng tubig ng buhay. Maningning na gaya ng bubog. Sa gitna ng lansangang iyon at sa dako rito ang ng ilog at sa ibayo nito naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga. Guys, yan ay ako'y natutuwa, kaya nga gusto kong pumunta talaga doon sa langit, mga kaibigan ko. Kasi kita mo, sa bawat buwan, 12 kaklaseng bunga. Sa sunod, halimbawa, sa January,
12 ka klaseng bunga. Sa February, 12 ka klaseng bunga. Sa March, 12 ka klaseng bunga. At ako'y naniniwala na sa lahat ng bunga, hindi talaga makalimutan ng Panginoon ang gusto ko. Anong prutas po ang gusto ko? Durian. Yan ang pinakasarap na prutas na gusto ko, mga kaibigan, ang durian. Pakiusap ko talaga sa Panginoon, lagyan ng durian, palagi buwan-buwan ang prutas na yaon upang buwan-buwan ako'y kakain ng prutas na durian. Pero hindi naman ako'y talagang ang Panginoon na ang susunod sa akin. Ako'y susunod sa Panginoon. Ang importante, ako'y makarating sa langit na bayan. Namumunga sa bawat buwan. Yan po ang sabi sa Apokalipsis 22:1-4. At ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. Abay, ang aking pagbalik ng Panginoon, ang akin pong katawan na mortal ay maging immortal. O yung katawan kong mamamatay ngayon ay hindi na mamamatay. Pero ang atin pong hugis sa ating katawan ay aayusin doon sa langit na bayan. Sa ang gamot, ang dahon ng punong kahoy na magpapagaling sa mga bansa. Ano po yun, papagaling sa mga bansa? Upang tayo ay isang tao na pari-pariho. Tama ba yun, Pastor Andoy? Pari-pariho? Hindi pa rin. Pero yung atin nakikita sa akin, ang aking ilong ay pango. Ay, flat talaga ito. Oo, hindi katulad sa inyo, mga kaibigan ko. Pero ang aking ilong na pango, pagdating doon, hinahinay itong hahaba sa katulad ng ilong ng aking ama na si Adan. Oo, katulad ng ilong ng aking Panginoon. Mga kapatid, mga magulang, mga kabataan, at mga taga-subaybay. Ang salitang ito sa Apokalipsis, kung nariyan, ang importante, puntahan natin upang malaman natin ang ano po ang naroon sa langit na bayan. Mayroon tayong mga tanong dito. Ako, maraming tanong, bakit namatay ang aking pangatlong anak? Mahal na mahal ko, pero itanong ko doon sa langit, bakit namatay? Bakit binigyan pa ng buhay after 2 years and 6 months namatay? Bakit? Hindi makasagot ang mga tao dito. Pero doon sa langit na bayan, itanong ko kay Jesus. At siguradong ako'y satisfied na satisfied kung si Jesus na ang sasagot sa aking mga tanong. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa. At ang lukluka ng Diyos at ng Kordero ay naroroon at siya'y paglilingkuran ng kaniyang mga alipin. At makikita nila ang kaniyang mukha at ang kaniyang pangalan at sa kanilang mga tao. Magkita na tayo doon kasama ni Jesus. Mateo 8:11, at sinabi ko sa inyo na marami ang magsisipang galing sa silanganan at sa kanluran at magsisiupong kasama ni Abraham, kasama ni Isaac, kasama ni Jacob sa kaharian ng langit. Ikatlong langit, paraiso, mga kaibigan ko. Magkita po tayo, kaibigan ko. Magtapat ka. Mananampalataya ka at hawakan mo si Jesus dahil ang kaligtasan ay sa Kanya lamang. Sumunod ka sa Kanya.
saan po babanda ang ating tahanan? Sa ikatlong langit. Paraiso, may kahoy ng buhay, hindi mailarawan ang salita at hindi nararapat salitain ng tao. Wala ng karamdaman, wala ng kamatayan, mga kaibigan ko. Mga taga-subaybay, taga-pakinig, ang Diyos ay nag-iimbita sa bawat isa sa atin ngayon. Tayo'y manirahan doon sa langit na bayan. Naghanda siya ng lugar doon. Babalik siya dahil mayroong mga anak na gustong pumunta sa langit. At yung mga anak na gustong pumunta sa langit ay kanyang dalhin. Dahil hinanda na niya yun para sa atin. Ikaw, tayo, manirahan doon. Kasama ni Jesus. Ang mga masunurin nanampalataya ang siyang kanyang kukunin. Hindi marunong magsira sa kanyang salita. Hindi naging instrumento sa pagbabago sa kanyang salita. Sabi ni Jesus, "Anak ko, ibigay mo sa akin ang inyong puso at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan." Proverbs 23:26. Tunghayan natin, pakinggan natin ang awitin, magbukas sa ating isipan at puso para tanggapin natin si Jesus at tanggapin natin ang kanyang panawagan na manirahan doon sa langit na bayan, ang lugar na kanyang inihanda na maging tahanan mo, tahanan ko, tahanan nating lahat. Tayo po'y makinig sa awit.
Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat na si Jesus ay naghanda ng tahanan naming lahat na nagsisisampalataya, nananalig sa inyo. Sa langit na bayan, paraiso, ikatlong langit, ang tahanan na wala ng kamatayan, ang tahanan na wala ng panambitan, wala ng mga problema, wala ng karamdaman. Panginoon, ang tahanan na maging kasama na namin si Jesus. Salamat, Ama. Salamat po na inyong bendisyonan. Basbasan po ninyo, Ama, ang lahat ng nakikinig, nanonood at nagsusubaybay sa programang Nasabi Ko Na. Itong aming dalangin tanggapin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.